Three, two, one. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So in today's video guys, magbibigay ako ng tutorial guys regarding sa college certificate ang dapat kumuha ako last May 22 on sa Wow! Bibigay ako ng tutorial guys regarding sa college certificate ang dapat kumuha ako last May 22 on sa Manila kasi kailangan ko for the filing for visa. So, watch this! Before I gonna start guys, remind ko muna, don't forget to subscribe, like, and comments on my YouTube channel guys. Hello guys! Ayan guys, so continue ko na yung video ko guys. So pumunta ako ng Manila last May 2022 guys para kumuha ng police certificate in Taiwan. Which is, meron sana akong kinuntak doon sa Taiwan na pwede ko, pero malayo daw yung Taipei, so I decided na lang na pumunta na lang ako ng Manila. Gumastos na lang, sure talaga na talaga yung first certificate ko kasi kailangan na sa filing ko sa visa, which is may filing ko ng visa, which is second step na kami sa kailangan ko yun guys. So dito na tayo, so kahit na din kasi nakaaro guys, so mag file ako dun sa mga ko guys. So pinadala lang nila guys sa akin yung OBC, tapos i-pick up mo sa OBC. So kung fill up ka doon ang nilagay mo, which is kung gusto mo ng pick up, or kunin mo doon sa office nila, pwede mo rin kunin. At saka, medyo malalayo ako kasi sa Visayas ako. So, I decided na magbayad ako para sa dito i-ship nila dito sa Cebu. So, naghanap ako ng malapit dito na mail base sa amin dito sa Compostela, Cebu. Meron kasing branch dito guys. So, doon ko address at para for pick up lang kasi hindi sila nang deliver kasi baka dumawala kasi. So ilagay ko lang sa baba guys yung address kung saan kayo pwede mag-file sa Manila. If nandito na kayo sa Pinas, pwede kayo mag-file doon sa Manila, Makati guys. So ilagay ko lang sa baba yung address upon having this video para makita din ninyo kung saan yung saan magpa-file, sorry, ng police certificate ng Taiwan guys. So mag-file ako guys. So yung requirements guys is first is yung URC mo. Ito. Yan, URC to from Taiwan. Kailangan to guys. So 3 copies nito guys. And then yung passport guys. So ito guys, itong passport guys. Ito yung lumang passport guys. So kailangan nito yung front page guys. Photocopy ka ng 3 guys. Sample kung expire na yung passport mo nung pumunta ka ng Taiwan. Tsaka ito din kung sample kung expire na to guys itong passport mo, so photocopy ka ito, photocopy ka nito, sorry, ng 3 copies. So first one ito, URC guys, 3 copies, and then yung passport. So kailangan tag 3 copies guys, and then may pirma, pirmahanin niyo ng 3 beses yung pirma nila. So walang ibang kailangan, pero dalhin niyo din ito guys ha, itong passport at yung URC mo ka in case na tingnan nila guys. Kung pumunta ako doon sa office guys, hindi naman nila hinanap yung yung original ko guys, kasi ang tinanungan nila, which is 3 copies ng URC ko at 3 copies ng aking dalawang passport. Since yung passport ko na isa yung ginamit ko sa Taiwan, expire na. And then, ito, yung bago kong passport guys. Kailangan mayroong 3 signature guys each. So, ang bayad guys, ang bayaran ko is ito guys, 2,000. Yan.
2,130 pesos. So, yung bayaran talaga is 2,000. Yung 130 is additional yung pag ipapadala sa'yo, kagaya sa akin, which is taga Visayas ako sa Cebu. So, nagdagdag ako ng 130 pesos. So, yung nabayaran ko, which is 2,130. So, sinabi sa akin doon sa office, baka makuha ko within 4 weeks yung, ano ko, yung police certificate ko. But, yun talaga expect ko na makuha. Pero, ang bilis talaga ng process, guys. So, nakuha ko lang yun siya. Nag-process ako May 22, tapos nakuha ko, which is second week now, June. Yan. So, ito yung natura niya, guys. Ito na yung police certificate ko, guys. Ito yun. Yan. So, bali 2 pages to, guys. Yan. Wala siya maklari, guys. Yan. 2 pages to, guys. Yan. So, nakalagay dito is no conviction record in Taiwan, guys. So, I'm happy, guys, kasi makaprocess na ako ng visa ko, guys, gamit ko ito, guys. So, ilagay ko lang, guys, kasi yung mga sinabi ko kanina, ano yung requirements kung hindi nyo nakuha. So, ilagay ko lang sa baba at pakibasa na lang doon sa description ko, guys, kung makita nyo talaga at maintindihan paano i-process yung police certificate, guys. So, this is all for today, guys. Thank you for watching, guys. Don't forget to subscribe, like, and comments in my YouTube channel. Bye-bye! See you in my next vlog! Thank you.